gusto ko po sanang i-represent ang aking sarili sa kaso. Sigurado ka ba na kaya mong depensa ng sarili mo? Ano to? Receive. Bumili siya ng juice siya ng bandesal. Parehong tetsa nung araw nang namatay siya. Kailangan natin makukuha ng testigo na nakikita kay Tay Tay ng mga oras na yun, na nagpapatunay na buhay siya ng mga oras na yun. Nakita ko po kasi sila eh. Nag-aaway ng tatay niya, tapos nagsisigawan pa sila doon sa labas ng bahay. Ayon sa iyong salaysay, nakita niyo nag-aaway kami ng aking ama. Tama. Tapos pumasok na kami sa bahay. Tama po. Tama. Tapos sabi niyo, umalis na kayo pagkapasok. Tama. Miss Mayuga, nakita niyo ba ang nangyari sa loob ng bahay? Hindi. So hindi mo nakita na nag-aaway kami ng aking ama sa loob ng bahay? Nakita niyo ba na sinaktan ako ng aking ama? Nakita niyo rin ba na sinaksa ko siya? Kilala niyo ba ito? Kilala niyo po. Baka kilala niyo po. Wala talaga tito. Maghiwalay po kaya tayo tito. Baka mas makarami po tayo. Mamaya, 30 minutes magkita tayo doon sa may bakery. Sige po. Tinuturing mo ba akong kaaway, Miss Mayuga? Bakit naman ka tayo tuturing na kaaway? Hindi niyo na naaalala yung ginawa ng anak ninyo sa kapatid ko. Pinasok siya sa isang sako at kinalagkad sa motorsiklo. Hindi niyo na maalala yun. Yung anak niyang bully, walang hiya, masama. Tumigil ka! Ikaw ang bully! Ikaw ang walang hiya! Ikaw ang mayabang! Ikaw ang nagpabugbog sa anak ko! Kaya nga kita pinakulong eh! Mabait ang anak ko! So kaya pala siya pinatay ng mga kaibigan niyang gang dahil napakabait ng kulang. Bakit makulong ka? Dapat ikaw ang mamatay sa bilangguan! Yan! Hayop ka! Ang galit mo sa akin, kaya gumawa ka ng kwento para makulong ako, di ba? Objection, Your Honor! Mayuga, that is unacceptable behavior in my courtroom. Wala na po kayo ibang tanong, Your Honor. So, you may leave the bench, Miss Mayuga. Ayan, no? Pwede umihi dito. Uy, ang alamang beses na to, ha? Ang alin? Sinisilipan mo ako, no? Actually, oo. Sisilipan sana kita. Kaso wala uli akong makita. Malit naman ang tingin mo sa akin. Hey! Joke lang yun. Ale, Ale, excuse me. Baka nakita niyo po yung lola ko. Nag-anap po kasi kami ng testigo para sa kaso ng tito ko. Baka nakita niyo po siya. Hindi ko siya kilala eh. Sige po, thank you. Thank you. Ano to? Fairest pogi ng lolo mo ah. From what century ka ba galing? Alam mo, hindi na reliable ang eyewitness testimony ngayon. And besides, technology na nagpapatakbo sa world. Sasasabi mo. What I'm trying to say, if you want evidence, then digital footprint ang hanapin mo. You know, CCTV camera. Oh, ano? Wala na. Bro, sa inyo ba yung CCTV? Naghahanap kasi ako ng subject for my vlog. Kaya nagpunta ako dito. Anong vlog mo? Eto. Yun. The dog guy. Ito yung vlog ko. Ito yung pinakauna kong ginawa. Eh, nabalitaan mo ba nangyari doon sa concert ng Maxima Deodorant? Naging zombie daw yung mga victims dahil sa drugs. Ang morbid naman nun. Yun ang subject na hinahanap mo dito sa lugar na to? Yep. Anyway, anong oras nga yung hinahanap natin? 9:01 AM yung nasa resibo. Alright. Parang
I-ano mo, i-back mo konti. I-play mo konti. Yan, si Taytay! Si Taytay yun! Buhay siya nun! Buhay si Taytay! Si Taytay yun! Hindi guilty si Tito Pepe! Wait, sige. I-replay mo, i-replay mo ulit. Wait. Ay, wala akong kapya. Sige. Bro. Bro, pwede mahingi ng copy ng footage? Tito Pepe. Ano po? Sino nga to? Si Julian po. Di niyo po natatandaan? Anak po ni Ma'am Maggie? Ang ganda nga po po. So, ba't mo kasama to? Tito, tinulungan po niya ako maghanap ng ebidensya. Tama po kayo. May nakita po kaming CCTV. Please po, Tito. Pakita mo na yung video sa phone mo. Sigurado po ako, mananalo kayo sa kaso niyo. Tignan niyo po ito, oh. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi nilang nakuha nilang ebidensya. Pero mukhang malakas para may panalo ngayong kaso. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? This is bad. Ano nangyari mo sa fiscal na yan? Ang sabi niya, sigurado niya mapapanalo itong kaso. Relax, Dean. Okay? Just relax. May backup plan tayo with that fiscal. Baka interesado din po kayong malaman. Nakuha ko yung pangalan nung lalaking tumulong dun sa pamangkin ni Pepe. I'll handle this, Dean. Go ahead. Salamat, Chino. What's going on? Where were you? Kasama mo daw yung apo ni Mang Jose? Ano to? Pinapasundan niyo ako? No, I just found out! Why were you with her? Bakit? I-issued mo rin ako ng TRO. No visitation agreement just like that? Come on, please. I had to do what I had to do with your dad because he was a bad role model for you. Hindi perpekto si daddy. Okay? But he's a good person. Galit ka lang sa kanya, that's why you took him out of my life! Julian? Sabi ko ng abay, nakita nyo? Walang kinalaman si Pepe sa pagkamatay ni Jose. Napa nyo? Ayan. Ipakita mo sa daddy mo. Ma, saka na lang muna siguro kasi sigurado tatanungin niya kung paano nakuha ni Lizzie yung video. Papagalitan si Lizzie. Oo nga. Oh, ma. Oh. Hello, eh. Ano nangyari dito? Wala. Sweetie. Oh. Bis ka na. Hain na ako. Sige na. Sige na. Oh. Kakayanan dito sa Pepe to, Nenay. Salamat, ha? Ang galing-galing naman ng buko. Dr. Benitez, gaano kalalim tumagos sa katawan ng biktima itong panang sinasabi niyong nakapatay sa kanya? Sa isang wound, tumagos ng mga 3 inches. At doon sa dalawa pa, a little over 3 inches. Pero lahat yon tumagos sa baga niya. 1 in the left, 2 sa right. Ah, talaga? At naniniwala kayong kayang tumagos ng higit 3 pulgada ng 3 beses? Ito nang hindi nababali?
Yes, I believe so. It can be done. Base dun sa volume ng dugong nakita sa crime scene, hindi ba posibleng hindi doon pinatay ang biktima sa kwarto yun? Posible. Saan ba siya pinatay? Your Honor. Mr. Perez. The prosecution rests, Your Honor. Your Honor, nahanap namin sa bulsa ng biktima itong resibong ito. Kaya na-trace namin ang CCTV footage na to. Sa footage nito, makikita nyo ang petsa. Nakadate siya sa eksaktong araw kung kailan namatay ang biktima. Makikita dito ang oras, isang oras mahigit sa sinasabi ni Kapitana Adelita na tumitestigong nag-away daw kami ng aking ama ng alas 8 ng umaga bago ko daw siya pinatay. Your Honor, we call the question the integrity of the source of the CCTV video. Nandito po si Mr. Joel Abito, yung may-ari ng computer shop at CCTV na pinakita ko kanina. Mr. Abito, you may take the witness stand. Abuser daw pala ang Joel na yun. Makaka-apekto ba yun sa authenticity ng CCTV? Sana yun. Baka naman may ibang CCTV dun sa area na nakunan yung papa mo. Kaya-check ko na rin kay Jack-check lahat ng mga posibleng pwedeng paglagyan pa ng CCTV sa Ebro. Wala talaga. Makakalaya ka, Pepe. Naniniwala ako. Magiging magaling kang abogado. Tutuparin natin ang lahat ng pangarap mo. At nakikita ko na marami kang matutulungan.
Halika na, pinagluto kita ng pasta. Binulat na lang. Hindi mo ba na-receive text message ko? Well, sabi ko, mag-hangout tayo ngayon kasi may event si na mami at si Kuya Dean. Na talaga? Yes! Okay. Wah, okay to ah. Pasta, tama-tama. Nagugutom na ako. Okay. Sarap yan. O sige, tingin kong ganun eh. Main muna tayo. Niluto ko yan for you. Oh. Kasi, para may energy ka mamaya. Para sa video games natin. Oh. Baka mapagod ka na naman eh. Ay, nako. Yabang mo, anak, ha? Mamaya siya, pag tinalo kita, ay, hindi ka na bumalik dito. Nako, let's see, Dad. Let's see. Sige. Mommy? Julian, alam mo bang pwede kong ipakulong ang daddy mo dahil nagkikita kayo? It's a violation of a court order. Mommy, please. I'm sorry. Wala namang kasalanan si daddy eh. Mommy, ako nagpumunta dito. Mommy, huwag mo sisihin si daddy, please. Alright, just go out and wait in the car. May bisita po kayo. Sino? Akala mo hindi ko alam na nagkikita kayo ni Julian behind my back. But to be fair, I actually allowed it. If I remember correctly, Maggie, you don't allow anything ng walang rason. Gusto mong ituloy ang relasyon mo sa anak mo? Anong kapalit? You really know me so well. There's a small parasite case that providentially landed on your lap. Providentially or orchestrated by you? Sometimes I really miss you, Romulo. When my first husband died, I never thought I'd fall in love again. Whatever happened to us, eh? Well, let me see. Oh, yeah. I woke up and I realized that the woman I married was a criminal. That's it. No. You realized na mas mahal mo ang batas at ang pagiging huwes mo kaysa sa akin. Coincidentally and ironically, I got sole custody of Julian through the courts. Now, iko-compromise mo ang isang kaso mo to get your son back into your life. Kaninong parisay yung pinutukoy mo? So, tapos na si Pepe mag-present ng defense niya. I heard na confident siyang mananalo siya. That's good. Yeah. Yeah, but sorry. Paano kung... Paano kung ano? Paano kung makonvict si Pepe? I-appeal namin. And we will do so kahit umabot po siya sa Supreme Court ng ilang taon. Look, Dean, I'm sorry. I know you have feelings for me. And I just want to let you know na kahit anong mangyari sa kaso ni Pepe, mahal ko siya. Kahit na makonvict pa siya, I will be by his side. Hindi ko siya iiwan. You know, I always thought na magiging madali para sa'yo na mahalin ako, since tumanda tayo magkasama. I've known you all my life. I've loved you all my life. You know what, I'll go ahead. Yeah, I'll see you around, okay? You know what,
Just good luck sa iyo, Pepe. And I really hope na mahanap niya yung pumatay sa tatay niya. Well, just muna na ako. Ako na bahala. Oh, okay. Kape mo. Papasok na ako. Bukas ang desisyon ni Judge Esguerra. Gusto ko buo tayong pamilya na pupunta doon, ha? Ma, sa tingin mo ba eh, lalaya pa si Pepe? Kaloy, hindi dito pinatay ang papa mo. At napatunayan niya ng kapatid mo. Ma, alam ko yun. Pero yung mga ebidensya, yung resibo pwedeng planted. Yung CCTV footages, kinukontest ng prosecution. Yung source. Ma'am, sorry. Pero gusto ko lang maging realistic tayo. Makakalaya ang kapatid mo. Buong pamilya tayong pupunta bukas doon. Dahil malakas ang pakiramdam ko. Lalaya si Pepe. Matutulog na ako, ha? Sumunod ka na rin. Ang estimated time of death ay between 8 to 10 a.m. nung araw na yun. Pero napatunayan ko na at 9:01 ng umaga ng parehong araw na yon, buhay pa ang aking ama. At naglalakad sa isang kalye sa Quiapo. At napatunayan ko rin na ako'y nasa General Mercy Hospital noong mga oras na yon. At marami mga testigo na nakakita sa akin. Your Honor, aaminin ko po sa inyo na mayroon kami mga pagtatampuhan ng aking ama. Siguro, katulad ng mga ibang magulang, gusto lang niya ayusin ko ang buhay ko. At ginawa ko yon. Nagsakripisyo ako at nagsumikap para matapos ang aking abogasa. Nung pumasa ako sa bar, saya-saya namin pareho. Usapan pa nga namin na baka pwede kong gamitin ang maliit niyang bodega para maging law office ko. At nangako ko sa kanya na tutulungan ko ang mga taong nawawala ng pag-asa sa ating hustisya. Your Honor, hindi ko alam kung bakit ako nandito ngayon. Kung bakit ako nandito at pinaparatangang pinatay ko ang isang taong mahal na mahal ko. Dahil kahit kailan, hindi ko magagawa ang ipinibintang sa akin. At napatunayan ko yan dito sa korte nito. Standby ng mga tao ko. Kaya makakuit na makonvict siya. Matidispas siya si Pepe ngayong araw. Great. Hintayin ko good news mo mamaya.
What is critical to this case is the singular evidence presented to this court, which is the video footage of the victim, Jose De Jesus, still alive at 9:01 on that ill-fated day. But what I am also considering is kung saan ang galing ang footage na to. Ito ay nagmula sa isang computer shop camera, which is owned by Joel Abito, who is known also to delve in animation and video editing, who is also, in fact, confined right now in a rehabilitation center for drug abuse and use. The very thing that is haunting me right now is the question whether the footage was manipulated. That, I suppose, ladies and gentlemen, is the ultimate question. On that note, Mr. De Jesus, please stand. Jose Paulo De Jesus, due to all the evidences presented in this honorable court, I therefore find you guilty of parricide, pending sentencing. Hindi! Inosente ang anak ko at napatunayan niya yan! Nagkakamali kayo! Inosente ang anak ko! Inosente ang anak ko! Maniwala kayo sa akin! Napatunayan niya yun! Hindi niya magagawa sa ama niya yun! Inosente ang anak ko! Inosente ang anak ko! Hindi niya gagawin yun! Sandali lang! Hindi! Inosente ang anak ko! Hello! Hindi! Just! Please! Inosente ang anak ko! Iwala kayo! Inosente! Hindi! Nanay! Inosente ang anak ko! Inosente ang anak ko! Hindi niya gagawin yun! Sandali lang! Hindi! Bebe! Bebe! Hindi ginawa ng anak ko! Sana natin silang tayo. Bebe! Bebe! Susundan natin sa City Hall si Pepe. Titignan natin kung anong apil ang pwede nating mainis. Yes. Tapos na. Good. Ganda naman ng smile mo. Oh, what can I say? It's a beautiful day. Pasensya na po kayo. Hindi na namin nakita yung sasakyan. Malakas kasi ang agos. Hanapin yung anak para awas yun. Good morning, Papa. Oh, morning, anak. May good news ba? Hindi ka muna mag-breakfast, anak. Later.